Hi guys, magawa tayo ngayon ng sabura bread. Ito yung ingredients natin. 4 na pirasong itlog, 3/4 cup sugar, 1 glass oil, 1/4 glass saffron water, hell powder, vanilla, baking powder, salt, sesame seed, flour, 500 gram, 500 ml flour. Tara guys, samahan ko ninyo paano magawa. Simula na tayo paggawa ng sabura bread natin. Simula na tayo guys sa blender. So, unahin natin yung 4 na itlog. Ito yung condition ng sabura bread. So, unahin natin pag-bread yung 4 na itlog.
ibu ng sabora bread. Nilagay natin yung 4 na piraso ng cloves, 1 glass yung oil, 1/4 glass saffron water, sugar, 3/4 cup sugar, ganyan yung 500 ml na harina ang unti-unti natin ilagay. Tapos, ayun na lang natin. Lagyan natin ang baking powder. Isang ganito guys, o hindi full yung kutsara. Tapos ayun natin. Tapos lagyan natin ang kaunting asin, kaunti lang. Tapos lagyan natin ang vanilya, 1/2 teaspoon. Kansa-kansa ko lang guys, kayo nang mag measure 1/2 teaspoon yung vanilya. Vanilya guys, 1/2 teaspoon. Lagyan natin ng hill powder. 1 teaspoon hill powder. But gusto nila yung masarap na amoy guys, kayo nang bahala. Lagyan ko ng 2 teaspoon na hill powder. At ibigay natin ng mabuti ko. Tapos ilagay natin ito ng 3. Sige, tapos na siya. Ilagay natin sa lagayan. Ilagay natin dito yung sabora natin, sabora doon. Yung doon natin sa sabora, ilagay natin dito. Tapos ilagay natin sa oven. I-preheat muna natin yung oven na 180 degrees. Pagkatapos na mainit na makaunti, ilagay natin yung doon ng sabora sa ilalim. Hintayin natin ng 45 minutes. Pagkatapos, tingnan na luto na siya, ilabas. Tapos, slicein natin. Pakita ko sa iyo mamaya paano. Tingnan niyo ito yung sabura natin. Yung dosa sabura.
lagay natin dito. So, spread natin ng mabuti ito. Ayusin natin dito sa lagayan. Ayusin natin ito pala guys, nga pantay siya. Kasi pag slice mo ito, may makapal, may hindi makapal. So ipantay natin dito sa tray. Pantay natin. Ito yung dough ng Sabora bread at lagyan natin sa taas ng sesame seeds. See, ilagay natin sa taas. Sorry. Andito na yun ang resulta ng Sabora bread natin at hindi pa tuluto. Tingnan ninyo, nilagyan ng sesame seeds sa taas. Ngayon ilagay ko to sa oven. Preheat ko naman yung oven. Yan guys, ilagay ko to sa oven. 180 degrees yung init ng oven at yung timer niya 50 minutes. Pagkatapos ng 50 minutes, kunin to at ilabas. Tapos na naman, slicing. Pakita ko sa iyo mamaya. Okay guys, kung nagugustuhan niyo yung vlogs ko, please subscribe Agkopra Vlogs. Bye bye, thank you for watching.